Hiwagang Lapis. Isang araw, sa maliit na bayan na tinatawag nilang Cloudy, mayroong nakatirang isang matalinong pintor na nagngangalang Albert. Maganda ang kanyang mga ipinipinta. Madalas na napagkakamala ng lahat na totoong bagay ang mga ito. Nagpipinta siya ng larawan ng mayayamang tao sa kanilang lugar para kumita. Lagi niyang daladala ang kanyang mga gamit sa pagpipinta at nagpipinta siya kahit saan magpunta. Totoong isa siyang magaling na pintor. Ipinipinta niya ang takip silim, mga prutas at mukha ng tao ng napakahusay at parabang totoo. Pero dahil nakatira lang siya sa maliit na bayan, limitado lamang ang nagagawa niyang ipinta. Nahihirapan na rin siya na makahanap ng trabaho. Sa ilog kung saan madalas ipinta ni Albert ang takip silim, nakatayo roon ang isang magandang puno. Gustong-gusto ni Albert ang punong yun at kahit kailan, hindi siya nagsasawang ipinta ito ng paulit-ulit. Paborito niya ito. Kinakausap rin niya ang puno na parabang tao. Oh, sige na, puno. Igalaw mo na ang dahon mo kahit saglit. Alam mo, minsan, pakiramdam ko, naririnig mo ako. Pero ang hindi alam ni Albert na mayroong nakakarinig sa kanya mula sa puno at gustong-gusto ang kanyang mga gawa. Siya, si Pickle, ang maliit na diwata. Nakatira siya sa puno. Napakamahiyain itong si Pickle. Gusto niya ang mga kulay berdeng dahon na nagbibigay lamig at ginhawa sa kanya. Ay, sana narinig mo na lang ako para matulungan mo ako. Wala nang ibang trabaho sa bayang ito ngayon. Pwede naman akong umalis sa lugar na ito, pero dito kasi ako nakatira. Di ko kayang iwan ang bayang ito. Ay, pero sa tingin ko, kailangan kong gawin ito ngayon. Pagpipinta lang ang kaya kong gawin. At kapag wala nang bumili ng ipinipinta ko rito, sa palagay ko, kailangan ko na nga pumunta sa ibang lugar. Nang umalis si Albert, nalungkot si Pickle. Hindi, ayoko siyang umalis. Gusto ko ang mga pinipinta niya. Tapat at sadyang napakabuti ng tao. Paano ko kayo mapaparami ang mamimili niya? Teka, mukhang hindi naman yun ang problema. Ang totoong problema, hindi na siya kumikita ng sapat. Di ko man mapilit ang mga tao na bumili sa kanya. Siguro naman, kaya kong tulungan siya sa mga kailangan niya. Matapos ang pag-iisip, pumunta agad si Pickle sa puno niya para magtrabaho. Magdamag siyang nagtrabaho. Nang sumunod na araw, handa na si Pickle sa kanyang ginawa. Isang napakaganda at kamanghamanghang lapis. Aha! Sigurado makakatulong to kay Albert. Noong hapon ding yun, nagpunta si Albert kung saan niya ipinipinta ang paborito niyang puno. Sa batong inuupuan niya, nakakita siya ng isang lapis. Wow! Napakakintab naman ito! Ito ang pinakamagandang lapis na nakita ko sa buong buhay ko! Kanino naman ito? Sa palagay ko, hindi ko dapat kunin ito. Baka hanapin ng may-ari ang lapis na ito. Umalis si Albert nang hindi niya ipininta ang puno. Balisa siya nang iwanan niya ang lapis sa bato. Hindi niya ugaling kumuha ng gamit na hindi sa kanya. Nang sumunod na araw, muling pumunta si Albert sa paborito niyang puno. Umaasa siya na sana makita niya ulit ang lapis sa pinag-iwanan niya. At naroon nga ito! Wow! Nandito pa rin to! Wala sigurong nagmamayari nito! May narinig akong mga kwento tungkol sa gubat na ito. Totoo nga siguro yun. Baka nga totoong mahiwaga ang gubat na ito. Kinuha ni Albert ang lapis para tingnan. Agad siyang kumuha ng papel at nagsimulang gumuhit ng magandang dahon. Kakaiba ang lapis na ito ah! Ngayon lang naging ganito kaganda ang baguhit ko. Oh, teka. Ano nangyari? Biglang nabuhay ang dahon! Maya-maya pa,
Naging totoo na nga ang dahon at nalaglag. Paano nangyari ito? Dahan-dahang kinuha ni Albert ang dahon at itinabi ito. Para mapatunayang totoo nga ang ginawa niya, gumuhit naman siya ng mansanas. Nang matapos siyang gumuhit, muli itong naging totoo. Talaga ba? Mahiwaga ang lapis na ito! Pwede akong gumuhit ng kahit anumang kailangan ko. Hindi may kakailang masayang-masaya si Albert. Napalundag siya sa tuwa at tumakbo pa uwi. Nakita ni Pickle na umalis na si Albert. Masaya siya na natulungan ang mahusay na pintor. Alam niya na nakagawa siya ng mabuti. Naniniwala siya na gagamitin ito ni Albert sa mabuting paraan. Nang makauwi na si Albert, agad niyang inihanda ang mga gamit niya sa pagpipinta at dali-dali niyang ipininta ang mga kailangan niya. Una, gumuhit siya ng masarap na pagkain. Sa kanyang pagmamadali, imbes na makaguhit siya ng mangga, nakaguhit siya ng bilog. Pero walang nangyari. Pinura niya ito at sinubukan muling gumuhit. Pero dahil sa pagmamadali niya, nakaguhit siya ng magaspang at hugis parihaba. Ganun paman, walang nangyari sa kanyang ginawa. At sa wakas, naisip niya na kalmahin ang kanyang sarili. Nagsimulang gumuhit ulit si Albert. Ngayon naman, hinabaan niya ang kanyang pasensya at ginamit niya ang kanyang kakayahan para gumuhit ng mangga. At biglang ang lumitaw ang mangga! Ah, ganun pala! Gagana lang ang lapis na ito kung dahan-dahan mapusisi at tama ang pagkaguhit ko sa canvas. Ang hindi alam ni Albert, espesyal ang lapis na yon na ginawa para lamang sa kanya. Walang sino man sa kanilang lugar ang makakaguhit ng kasing perpekto gaya ng kay Albert. Alam yon ni Pickle, kaya ginawa niya ang lapis sa paraang kahit sino hindi pwedeng agawin ito kay Albert at gamitin sa masama. Gusto din niyang manatiling kalmado lamang si Albert. Sa paggamit ng lapis na yon, alam niya kung gaano kahalaga ang pagiging mahinahon sa lahat ng gagawin. Kapag nalaman na ni Albert kung paano gamitin ang lapis, walang sino man ang makakapigil sa kanya. Gumuhit siya ng mga bagay na pinapangarap niya. Masasarap na pagkain, mga tanim, damit, lumang gamit para sa kanyang bahay. Gumamit siya ng mga kulay para sa mga obra niya at gumuhit ng mga sariwang bulaklak araw-araw. Masayang-masaya si Albert dahil komportable na ang kanyang buhay. Pero nagiging masyado ng marangya ang buhay ni Albert. Oh, ngayon ano na? Nasa akin ang lahat ang kailangan ko. Ano ba ang pwede kong gawin sa lapis na ito? Bakit kaya hindi ko tulungan ang mga tao rito? Kaya kong gumawin ang kahit anong kailangan nila. Napagdesisyonan ni Albert na pumunta sa malalapit niyang kaibigan sa bayan at sabihin sa kanila ang lahat. Walang naniniwala kay Albert noong una. Nako, wag na ako. Alam naman naming napakarami mong oras. Tama siya. Kaya ba gumagawa ka na rin ng mga kwento ngayon? Hindi ko kayo niloloko. Sandali, ipapakita ko sa inyo. Alam ni Albert na kailangan ng mga kaibigan niya ang traktora para makapagtrabaho sa palayan. Pero dahil sa kakulangan, hindi sila makabili nito. Agad kinuha ni Albert ang kanyang papel at dahang-dahang gumuhit ng isang traktora. Oh, sige. Ngayon, lumayo muna kayong lahat. Walang ano-ano, biglang lumitaw ang totoong traktora sa harapan nila. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Albert. Pagkatapos ng araw na yun, tinulungan ni Albert ang lahat ng kababayan niya. Ibinahagi niya ang kanyang biyaya nang walang pag-aalinlangan. Nakapagtrabaho ng maayos at naging mapagbigay ang mga tao sa Cloudy, wala nang sino man ang humingi ng kanilang pangangailangan. Nagdaan ang mga araw, may dumating na turista sa bayan. Habang naglalakad-lakad ito, napansin niya na mayroong kakaiba sa bayan ng Cloudy. Bagamat maliit lang ang bayang ito, kitang-kita na namumuhay sila ng masagana. Nagdesisyon siya na mag-usisa. Nagtanong-tanong siya sa mga taga-roon sa Cloudy. At isinalaysay naman nila ang lahat. Mahiwagan lapis? Totoo nga ba yan? Kailangan kong makita ang pintor na yan agad. Isang sakim na tao ang dayuhang dumating. Nagtago siya sa likod ng puno at nang makita niya si Albert, agad niya itong dinukot. Sino ka? Tumahimik ka! Makinig ka sa akin! Wala akong panahon para dito, naintindihan mo?
Bilisan mo! Iguhit mo ko ng kakaiba at mamahaling ruby at ng sakong sisidlan nito. Ngayon na! Mabilis na kinuha ni Albert ang lapis at nagsimulang gumuhit. Ngunit sa takot niya, puro mga bato lang ang naiguhit niya. Ano naman ng mga ito? Niloloko mo ba ako, ha? Akin na nga! Ako na ang guguhit ng pinakamakinang na kadenang ginto! Hindi naman isang pintor ang dayuhan. Sa totoo nga lang, hindi siya marunong gumuhit. Nang subukan niyang gumuhit ng kadenang ginto, isang malaki at makintag na ahas ang lumitaw. Ha? Ano to? Pero nang subukang tumakbo ng dayuhan paalis mula sa ahas, kinalma ni Albert ang sarili niya at gumuhit ng isang malaking kulungan. Nang lumitaw ang kulungan, biglang napunta ang dayuhan sa loob at mabilis niyang isinara ang pinto. Nang mawala na ang ahas, tinawag ni Albert ang mga pulis at inireklamo ang tungkol sa ginawa ng dayuhan. Ipinaliwanag niya kung paano siya tinangkang dukutin ito at ginamit ang kanyang mahiwagang lapis para sa kanyang kasakiman. Naibalik na rin ang kapayapaan sa bayan ng Cloudy, namangha ang lahat kung paano nalagpasan ni Albert ang sitwasyon. Samantalang natutunan naman ni Albert ang isang napakahalagang aral na pag-isip-isip niyang hindi rin maganda ang pagkakaroon ng mga bagay na hindi mo naman talaga pinagsumikapan. Napagpasyahan niya na ibaon na lang ang mahiwagang lapis sa ilalim ng bato kung saan niya ito nakita. Naniniwala sila na nakabaon ang mahiwagang lapis malapit sa tabi ng punong paborito ni Albert, ang puno na kung saan nakatira ang maliit na diwata, ang wakas.